Magandang umaga! Ako si Teacher Diana Lynn. Ako ang iyong magiging guro para sa unang baitang ngayong taon. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang Aralin Panlipunan. Ang pamagat ng aking aralin ay Sino Ako? Ikaw, kilala mo na ba ang iyong sarili? Alam mo ba ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong sarili? Kung alam mo na, very good. Kung hindi pa, yan ay tutuklasin natin at pag-aaralan natin ngayong araw. Para sa ating layunin, pagkatapos ng aralin, ikaw bilang mag-aaral ay inaasahang una, nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sarili. Pangalawa, na ipapakilala ang sarili gamit ang batayang impormasyon tungkol sa sarili. At pangatlo, na ipagmamalaki ang sarili gamit ang batayang impormasyon tungkol sa sarili. Ano nga ang nasa larawan? Ano ang nasa larawan? Sabihin mo nga kung ano yung tungkol sa larawan. Okay. Ang larawan ay nagpapakita ng batang pinanganak o isang sanggol na kakapanganak pa lamang. Ikaw, alam mo ba kung kailan ka ipinanganak? Natatandaan mo ba ang araw ng iyong kapanganakan? O ang iyong kaarawan? Dahil sa araw na ito, ito ang pinagdiriwang natin na ating kaarawan. Ano naman ang pinapakita ng sumunod na larawan? Ano ang pinagdiriwang dito? Okay, very good! Ito ay isang kaarawan o birthday. Ikaw ba ay nagdiriwang ng birthday party tuwing sa iyong kaarawan? Okay, very good! Masaya yan! Naka-attend ka na ba ng birthday party o yung kaarawan ng iyong mga kaibigan? Natatandaan mo ba ang iyong kaarawan o ang kaarawan ng iyong mga mahal sa buhay? Sa sumunod na larawan, ano ba ito? Ito ay isang bahay o ang tirahan. Alam mo ba ang iyong tirahan? Alam mo ba ang eksaktong lugar kung saan ka nakatira? Okay, yan ay ating pang pag-aaralan. Sa sumunod na larawan, ano ba ito? Ito ay isang paaralan. Alam mo ba kung anong pangalan ng paaralan na ito? Alam mo ba kung saan ito matatagpuan? Saan ka ba pumapasok na paaralan? Masasabi mo ba ang buong pangalan nito? Ang pangalan ng ating paaralan? At lugar kung saan ito matatagpuan? Pakinggan natin ang diyalogo ng mga bata. Ako si CJ. Ako ay nakatira sa Cainta Rizal. Ako naman si Elena. Ako ay 6 na taong gulang. Ako si Job. Ako ay nasa unang baitang. Sagutin nga natin ang mga tanong. Una, paano pinakilala ng mga bata ang kanilang sarili? Magbigay ka nga ng sagot. Okay, very good. Sila ay nagsabi ng kanilang pangalan. Ano pa, maliban sa pangalan? Okay, nagsabi rin sila ng kanilang edad. At ganun din ang kanilang antas na pag-aaral. Pangalawang tanong, bakit mahalaga na alam mo ang iyong pangalan at edad? Dahil ito ay ang ating
pagkakakilanlan. Mahalaga na alam natin ang ating pangalan dahil una pa lamang ito ay binigay na sa atin ng ating mga magulang. Ganon din ang ating edad. Mahalaga ito dahil ito ang nagsasabi kung ilang taon na tayo nabubuhay dito sa mundo. Pangatlong tanong, paano sa iyo nakatutulong ang mga mahalagang impormasyon na ito? Magbigay ka nga ng halimbawa kung paano ito nakakatulong. Okay, mahusay. Ito ay mahalaga dahil ito ay nagpapakilala ng iyong sarili. Halimbawa, ang iyong pangalan ay nagsasabi ng iyong pagkakakilanlan. Kunin mo na ang iyong kwaderno dahil magsasagawa na tayo ng gawain. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, iguhit o i-drawing mo ang masayang mukha sa kahon kung ang pahayag ay tama at malungkot na mukha kung hindi. Isulat ito sa iyong kwaderno. Susulat mo lamang ay masayang mukha o malungkot na mukha. Handa ka na ba? Bilang isa, ang bata pagkasilang niya ay may pangalan na tataglanin hanggang sa kanyang paglaki. Isulat mo ang iyong sagot sa kahon. Yan ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ibigay ang wastong impormasyon na hinihingi sa sumusunod na sitwasyon. Isulat ang sagot sa kwaderno. Unang bilang, may bago kang kalaro at nais niyang makipagkilala sa iyo. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nararapat mong sabihin? A. Tamang edad. B. Numero ng telepono. C. Tamang tirahan. O D. Tamang pangalan. Isulat mo ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. A, B, C, o D. Para sa gawain pagkatuto bilang tatlo, kopyahin at puna ng tamang impormasyon ang bawat patlang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ako si Patlang. Pinanganak ako noong ika-patlang ng anong buwan? Taong? Anong taon? Patlang. Ang pangalan ng aking tatay ay Patlang. At ang aking nanay ay si Patlang. Ako ay nakatira sa barangay Patlang. Mahalaga na makilala mo ang iyong sarili. Mahalaga na alam mo ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyo. Dahil tayo ay natatangi. Alam mo ba ang mga batayang impormasyon tungkol sa iyong sarili? At sinabi natin batayang impormasyon, ito ay iyong pangalan, kapanganakan, edad, mga magulang, tirahan, at ang iyong katangian na natatangi. Maaaring ito ay yung kulay ng balat, yung kulay ng iyong buhok, yung iyong mata, yung hugis ng mata mo, o ang iyong ilong. Dahil dito, tayo ay naiiba at natatangi. Yun ay nagsasabi ng ating pagkakakilanlan o pagkilala sa ating sarili. Ang bata, habang lumalaki, ay mayroong batayang impormasyon sa sarili at iba pang katangian. Kailangan niyang malaman upang magkaroon siya ng pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang halimbawa ng batayang impormasyon ay ang mga sumusunod. Una, pangalan. Ang sanggol pagkapanganak niya ay binibigyan ng pangalan ang kanyang mga magulang na dadalhin niya hanggang sa kanyang paglaki. Halimbawa, Jose Abad Santos. Ikaw, ano ang iyong buong pangalan?
Sabihin mo nga. Ako ay si Ma'am. Ako ay si Ma'am Diana Lynn P. Samala. Ang aking buong pangalan ay Diana Lynn Penus Samala. Ikaw naman, sabihin mo nga ang iyong buong pangalan. Okay, very good! Napakagaling! Kilala mo na ang iyong sarili. Kaya mong sabihin ang iyong pangalan. Naunang batayang impormasyon na dapat mong malaman. Pangalawa, edad. Ito ay tumutukoy sa bilang ng taon na nabubuhay ang tao at ipinagdiriwang sa araw ng kapanganakan niya. Halimbawa, si Marife ay 6 na taong gulang noong 3 ng Mayo. Ikaw, kailan ang iyong kapanganakan? Sabihin mo nga. Sabihin mo rin ang iyong edad o ilang taong gulang ka na. Ulitin mo nga ang sasabihin ko. Ako ay 4 taong gulang. Sabihin mo sa patlang yung edad mo. O, sabihin mo muna yung sa akin ha. Ako ay 32 taong gulang. Ikaw naman. Wow, galing! Very good! Sunod na batayang impormasyon ay magulang. Mahalaga na ang bata pagsilang ay mayroong kinikilalang magulang. Ganun din, meron sa kanya nag-aaruga hanggang sa kanyang paglaki. Sumunod na batayang impormasyon ay ang tirahan. Ang tirahan ay isang lugar kung saan dito nagsasama-sama ang pamilya. Ikaw, saan ka nakatira? Sabihin mo nga ang kompletong lugar kung saan ka nakatira. Okay. Ako ay nakatira sa Poblacion 4A, Imo City, Cavite. Ikaw, alam mo ba kung saan ka nakatira? Pati ang barangay kung saan ka nabibilang? Kung alam mo ito, very good! Sumunod na batayang impormasyon ay ang paaralan. Ang paaralan ay isang lugar kung saan tinuturuan ang isang bata upang magkaroon ng kaalaman. Sa panahon ngayon, tayo ay hindi muna pumapasok sa ating paaralan. Sa halip, tayo ay nagsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng ating Google Classroom, katulad nito, kung saan natututo pa rin ang mga batang katulad mo. Tama ba? Salamat! Ngayon naman, ang iyong magulang ang siyang nagtuturo sa iyo. Katuwang pa rin si teacher na gumagabay at nagtuturo sa aralin. Bukod sa mga ito ay mayroon pang pagkakakilanlan at katangian taglay ang mga Pilipino. Una na rito ay ang kulay ng balat. Ang kulay ng balat ng mga Pilipino ay kalimitang kulay kaymanggi. Kulay ng buhok. Karaniwan, ang kulay ng buhok ng mga Pilipino ay kulay itim at tuwid. Ngunit, meron ding iba na kulot at maiksi ang buhok. Sumunod ay ang mata at hugis ng ilong. Karaniwan sa mga Pilipino na ang hugis ng mata ay singkit, katulad ni teacher, singkit, at kulay itim ang gitna ng mata, yung pupil. Pero meron din naman na iba ang hugis. Ang ating hugis ng ilong ay hindi masyadong matangos. Katulad ba ni teacher, hindi masyadong matangos? Pero meron din naman iba na matangos ang ilong. Ikaw, anong hugis na mata mo? Pati matangos ba o hindi ang iyong ilong? Ipagpatuloy naman natin ang paggawa ng gawain.
Gawain sa pagkatuto bilang apat. Lagyan ng check ang kahon kung ang pahayag ay nagsasabi ng pagkakakilanlan sa isang Pilipino. At X kung hindi. Isulat ito sa iyong kwaderno. Bilang isa. Kung ang iyong mga magulang ay Pilipino, ikaw ay Pilipino rin. Check kung pagkakilala sa sarili at X kung hindi. Check o X? Sulat ang iyong sagot sa kwaderno. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Kopyahin ito sa iyong kwaderno. Tingnan ang iyong sarili. Ikaw ba ay babae o lalaki? Isulat ang iyong pangalan sa tabi ng larawan. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Basahin at tunawain. Isulat ito sa iyong kwaderno. Isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at mali kung ang pahayag ay mali. Sa unang bilang, ang bata simula sa kanyang pagsilang ay binibigyan ng pangalan ng kanyang mga magulang. Gawain sa pagkatuto bilang anim. Sa inyong barangay ay may itinatayong napakalaking silid-aklatan sa tabi ng palengke o pamilihan. Ano ang gagawin mo kung wala ito nakalagay na signages o marker? Ngayon ay dalakod na tayo sa ating pagtataya. Kung talagang may natutuhan ka o na nalaman mo ang ating aralin, ihanda mo na ang iyong lapis at iyong papel. Bilang isa, ito ay sumasagot sa tanong na, ilan taon ka na? Isulat ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay edad. Tama ka ba? Very good! Bilang dalawa. Ito ay sumasagot sa tanong na, saan ka nakatira? Ang tamang sagot ay tirahan. Tama ka ba? Kung tama ka, very good! Bilang tatlo. Ito ay sumasagot sa tanong na, kung anong buwan ka ay pinanganak? Sulat ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay kaarawan. Very good! Tama ba ang sagot mo? Kung tama, very good ka dyan! Bilang apat, batayang impormasyon na nagsasabi kung sino ka. Sulat ang iyong sagot. Okay, ang sagot ay pangalan. Tama ka ba doon? Tama ka, very good. Bilang lima at ang muling bilang. Batay ang impormasyon na nagpapakilala kung sino ang iyong nanay at tatay. Sulat ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay magulang. Tama ka ba? Kung tama ka, very good! At napakahusay! Talaga namang ang mga mag-aaral na One Liberty ay marurunong. Very good kayo dyan! At dahil dyan, bigyan nyo nga ang iyong sarili na bigyan natin ang bawat isa ng virtual hug. Alam nyo ba yun? Ganito yun! Virtual hug! Okay! Mga bata, palagi kayong mag-iingat, ha? At gagawin nyo lang ang pinapagawa ni teacher dyan sa module. Ganon din yung mga nakalagay sa activity sheet at sa Google Classroom. Sa tulong ng inyong mga magulang at sa gabay ng video ni teacher, ay alam ko naman na kakayanin natin at malalampasan natin ang nararanasan natin ngayon.
Dahil alam ko na mayroong pandemya, pero kahit na ganun, ay kailangang may pagpatuloy mo pa rin ang inyong pag-aaral. Kaya si Teacher Diana Lynn ay nandito upang kayo ay gagabayan at turuan para sa ating aralin. Ganun din ang inyong mga magulang na inyong unang mga guro o unang guro dahil yan ang unang nagturo sa inyo. Kaya makikinig kayo mabuti sa kanila, ha? Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.